Magandang araw po muli mga ka-Matheniks. Narito po tayo muli sa aking channel, Matheniks and More. Ngayon po ay bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung mga warnings na ibinibigay sa atin ng PAGASA sa tuwing magkakaroon ng bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ng Pilipinas. At ito pong warning na ito ay tinatawag nilang Tropical Cyclone Bulletin. Ang Tropical Cyclone Bulletin po ay binubuo ng anin na parte at ang unang parte po ay ang synopsis. Sa synopsis, binibigay po ang characteristics ng bagyo, ang location kung saan ito matatagpuan, ang intensity o lakas at ang movement. Binibigay din po dito ang track and intensity forecast kung saan inaasahan nila na papunta o kung saan papunta ang bagyo at gaano kalakas ang magiging dating nito sa darat ng lugar. Tropical cyclone wind signals. Binibigay din po nila ang tropical cyclone wind signals at ito po yung tropical storm warning signal number 1, number 2, number 3, number 4 at kailan lamang ay dinagdag nila ang tropical storm warning signal number 5. Hazards affecting land areas, binibigyan po tayo ng babala kung ano ang mga hazards na makakaapekto sa kalupaan. At binibigyan din po tayo ng babala kung ano naman ang mga hazards na makakaapekto sa karagatan. At ang huli ay ang track and intensity outlook. Sa synopsis po, ito po ang ating makikita. Meron po itong synopsis o yung typhoon or death intensifies further and has made landfall over Siargao Island, Surigao del Norte. Ito po yung kauna-unahang buod na ibinibigay ng PAGASA tuwing mag-i-issue sila ng Tropical Cyclone Bulletin. Ito pong Tropical Cyclone Bulletin na ito ay hinango sa noong panahon na ang Tropical Cyclone Odette o ang Typhoon Odette ay pumasok na sa Pilipinas. Kung makikita po ninyo dito at matatandaan ninyo ang ating topic na Philippine Area of Responsibilities, meron po tatlong domain ang PAGASA. Ito po yung Tropical Cyclone Information Domain, Tropical Cyclone Advisory Domain, at yung Philippine Area of Responsibility. Kapag ka ang bagyo po ay pumasok na sa loob ng Tropical Cyclone Advisory Domain, ang PAGASA po ay nagbibigay sa atin ng advisory. At ang dala-dala pong pangalan ng typhoon na nasa Tropical Cyclone Advisory Domain ay ang international name. At kapag ka pumasok na po ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ang magiging pangalan na po nito ay yung local name na ibinibigay ng PAGASA. Sa sitwasyong ito, ang Odette ay local name na ibinibigay ng PAGASA at ang international name ay ang RAI. So, sa synopsis po, tulad ng sinabi ko, binibigay yung location at kung kailan yung bagyong Odette. So, the center of the eye of Typhoon Odette was located based on all available data including those from Minatuan and Giwan Doppler Weather Radar at ang mga satellite po. Subalit, ang kauna-unahan pong pinagbabasihan nila ay yung data na galing sa radar. Binibigay din po dito kung ano yung maximum winds at ito po ay may maximum winds of 195 km per hour
near the center and gustiness of up to 240 km per hour and central pressure of 915 hectopascal. At yung present movement po niya ay northwestward at 30 km per hour. And extent of tropical cyclone winds, strong winds or higher, extends outward up to 480 km from the center. Ang susunod na buod po ng ating tropical cyclone bulletin ay ang track and intensity forecast. So, sa track and intensity forecast, meron pong date and time, latitude, longitude, at yung location. Ito po yung mga center position ng tropical cyclone. At yung intensity o lakas, at ano ba yung category niya. At movement and direction and speed. So dito po meron tayong 12-hour forecast, 24-hour forecast, 36-hour forecast, 48-hour forecast, 60-hour forecast, 72-hour forecast, 96-hour forecast, and 120-hour forecast. So ibig pong sabihin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or 120 hours is 5 days. So within 5 days, meron po silang ibinibigay na takbo ng bagyo upang itong sa loob ng 5 araw, meron po tayong panahon upang makapaganda, upang maiwasan ang magiging hazard na ibibigay ng bagyong paparating sa ating lugar. Ang susunod na parte po ay ang tropical cyclone wind signals or tropical storm warning signal. So dito po ay ibigay nila ang signal number 4 sa mga sumusunod na lugar. At ang signal number 3 dito po sa lugar na ito na nasasakop ng area na ito. So kung mapapansin nyo, hanggang signal number 4 lang po yung kanilang ibinigay. Dahil ang hangin ay 185 km per hour. At ang signal number 5 ay more than 220 km per hour. At ito naman po yung signal number 2. Maaring maapektuhan ng signal number 2 ay Albay, Sorsogon, in our Bicol region, Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Calayan, Balabacuyo, at Cagayan, Silio Islands. Dito naman po ay ang signal storm warning number 1. So sa tropical warning signal number 1, ang maapektuhan po ay ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, the rest of Albay, Marinduque, the southern portion of Quezon. Kung matatandaan po ninyo doon sa ating topic na tropical warning signal, ang signal number 1 ay binibigay sa mga area na makakaranas ng 30 to 60 km per hour na lakas ng hangin at ito po ay kanilang mararanasan sa loob ng 36 na oras. Hazards affecting land areas. Ang mga hazards po ng mga kapit sa ating land areas ay ito ang heavy rainfall. So today,
through tomorrow early morning, heavy to torrential rains over Caraga, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Southern Leyte, Negros Occidental. Ito po mga area na ito ay mga karanas ng heavy rainfall. At kung may heavy rainfall, maaari po tayo makaranas ng flash floods at mga landslides induced by heavy rainfall. At ang severe winds ay maaari makadamage sa mga ating mga pananim at mga structures. Hazards affecting land areas. What are the hazards affecting land areas? Ito po ay severe winds. Winds may reach typhoon strength up to 195 km per hour in strength within any of the areas where tropical cyclone warning signal number 4 is hoisted. At ang destructive typhoon force winds will be experienced within the areas where tropical cyclone warning signal number 3 is in effect. So dito po sa severe sa hazards affecting land areas, binibigay po yung kung ano yung ating maranasan na matinding hangin sa mga signals na ibinigay nila sa bawat lugar. At makakaranas din po tayo ng coastal inundation na kung saan ay magkakaroon ng storm surge of up to 3.0 meters in height. At ito po ay maaaring makapagbigay sa atin ng life-threatening floods in the low-lying coastal areas of the affected areas. At bibigyan din po tayo ng information na kung saan makikita natin yung storm surge warning. At sa sitwasyong ito, ito po ay i-issue sa alas 11 ng umaga. Hazards affecting coastal waters. So, yung makaka-apekto naman po sa ating mga karagatan, especially in the open sea areas. So, in the next 24 hours, moderate to high seas, 1.2 to 10 meters, will be experienced over the seabirds of areas where tropical cyclone warning signal is in effect. So, binibigay po dito yung mga lugar na maapektuhan ng high seas, which is 1.2 meters to 10.0 meters. At nagbibigay din po sila ng gale warning sa mga lugar na maapektuhan ng high seas. At ito po ay in the next 24 hours, moderate to rough seas will also prevail over the remaining seaboards of the country. These conditions are risky for those using small sea crafts. Mariners are advised to take precautionary measures when venturing out to sea and, if possible, avoid navigating in these conditions. So, yan po yung mga warnings na binibigay sa ating karagatan upang maiwasan ang matinding sakuna. At ang huling parte po ng Tropical Cyclone Bulletin ay ang Track and Intensity Outlook. Ito po yung forecast na nakikita nila na ano pa ba ang magiging ibibigay ng typhoon sa mga darating na oras.
At ang last portion po, considering these developments, the Public and Disaster Risk Reduction and Management Offices concerned are advised to take all necessary measures to protect life and property. Persons living in areas identified to be highly or very highly susceptible to these hazards are advised to follow evacuation and other instructions from local officials. For heavy rainfall warnings, thunderstorm, rainfall advisories, and other severe weather information specific to your area, please monitor products issued by local PAGASA Regional Services Division. So, yan po yung mga field stations na malapit po sa ating area na kung saan ay magpagbibigay sa atin ng warnings at ang mga current situation sa ating lugar. Magandang araw po at sana po ay may natutunan tayo sa ating topic na ito. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po at pindutin ang notification bell. At bago ko po tapusin ang topic na ito, magbibigay po rin ako ng Bible verse, Psalm chapter 91, verse 1 to 5. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This I declare, that He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I am trusting Him. For He rescues you from every trap and protects you from the fatal flood. He will shield you with His wings. They will shelter you. His faithful promises are your armor. Now you don't need to be afraid of the dark anymore, nor fear the dangers of the day. God bless us all and thank you very much.